Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Mandel Rosario. Sa video na to, isi-share ko sa inyo yung pinanggamot namin kay Pawpaw na nagtatae siya. And hindi lang to simpleng pagtatae kasi may kasama na rin siyang dugo. Kaya nag-worry talaga kami kasi ang unang pumapasok sa isip natin kapag nagtatae na may kasamang dugo is parvovirus. Pero ito, hindi naman. Kung wala kang budget na pang vet or kung ayaw mo pa siya dalhin sa vet, ito yung best option na pwede mong ipainom sa kanya. Dahil ito, 100% effective talaga siya and huminto talaga yung pagtatae ni Pawpaw. Nung nag-research ako kung ano ba yung dahilan ng pagtatae ng aso, ang nakalagay doon is yung number one reason, parvovirus, and yung second is merong worm yung chan nila. So ayun lang yung nabasa ko kung bakit nagtatae yung alaga natin. Pero hindi mo talaga masasabi yun or hindi mo mahuhulaan kung hindi mo talaga siya ipapatest. Pero itong sasabihin ko sa inyo is first option lang siya kung ayaw ninyo gumastos ng mahal. Kasi diba, pag papacheck up nyo siya, mababa na dun yung 1,500 na budget nyo, diba? Pero mas okay pa din na ipapacheck up nyo sila para malaman nyo kung ano ba talaga yung sakit nila. Hindi ko alam exactly kung ano ba yung reason kung bakit siya nagtatae, pero picky eater kasi siya kaya hindi mo talaga masabi kung bakit siya nagtatae. Baka daw na impatcho. Ang kinakain niya pala is purong dog food and meron siyang halong pedigree. Iniisip ko baka yung pedigree panis na nung nakain niya kaya siya nagtae. Bigla na lang siyang hindi kumain ng buong araw. Inainom lang siya ng mama ko ng tubig and kinagabihan noon, doon na siya nag-umpisang magtae hanggat kinabukasan. Bali parang almost 20 hours siya nagtae. Yung first 8 hours, dumi pa lang, wala pang dugo. Kinabukasan, doon na siya nagtatae na may kasamang dugo. Pero sabi, kaya daw may kasama ng dugo kasi parang nagsusugat na yung loob ng tiyan niya, kaya ganon. Yung gamot na tinutukoy ko is itong Rasek Cadotril Hydrasek. Ayan. Ito lang talaga yung pinainom namin kay Pawpaw nung nagtatae siya. And super, super effective talaga niya. Hindi na kami gumastos ng malaki para lang huminto yung pagtatae niya. Ayan, kung napapansin niya, dalawa tong binili ni Mama. Pero, isa lang yung nagamit namin. Ayan. Ang nakalagay dito is 10 milligrams granules for oral suspension anti-diarrheal infants. So, ito guys. Itong gamot na to is pang tao, pang baby talaga. And over the counter lang to, pwedeng-pwede kayong bumili. And 18 pesos lang ata yung isa nito kung hindi ako nagkakamali. So kung tatanungin nyo kung paano siya gamitin, buksan nyo lang siya kagaya niyan and ilagay nyo siya sa isang kutsarang tubig. And mag-ready pala kayo ng syringe, ayan. Kasi ang hirap nilang painumin ng gamot, kaya ilalagay nyo siya mismo dito. Tapos, i-inject nyo siya sa bibig niya para mainom niya lahat. Kaya, careful kayo sa pag-i-inject para mainom niya lahat. Kasi para lang silang baby na pinapainom ng gamot. And napansin ko guys, para tong asukal, matamis siya. Ayan. Ang bangong amoy strawberry. Kung tatanungin ninyo kung saan namin to nalaman, sinabi lang din to sa mama ko dun sa kawork niya kasi meron din silang alagang aso na nagtatae and ito lang din yung pinanggagamot nila. Kasi diba yung iba kapag nagpa-vet kayo, ine-injectan agad nila. Pero hindi daw kasi maganda yon. Dapat oral medication lang muna. Kung gusto niyo makita si Pawpaw, ito siya. Hi! Di pa ako naligo. Ayan. Okay na siya ngayon. Kung itatry nyo to and effective yung gamot na yon, mag-comment kayo sa baba para malaman din ng ibang viewers kung effective ba talaga siya or hindi. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. Bye! Babay ka. Hi, I'm 1 year old. Bye!